na, hindi kita pinapatayo. Ganito, pag mga pagsalam na siya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napapanin niyo yun? Uy, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maganon sila. Ano yun? Saan yun nakita? Sa mga tao minsan sa naituro mga maganda. Naituro ba yun sa inyo? Hindi, Ustad. So, ibig sabihin, wala yan siya? Wala sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kailangan ay iwasan ng tao. Baka makagawa siya ng gawain na wala sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ibig sabihin ng ganun? Wala siyang ibig sabihin. Wala siyang ibig sabihin. Pag makapagsalam na, astagfirullah, wala nang ganun na. Wala nang ganun. Ustad, ya pagsalam na pagiraw. Ha? Adob salam jiran. O, wala rin yan, wala rin yan. Assalamualaikum yun lang. Ano na ganyan? Yung iba pa. So, kapag patuloy, napatuloy, na hinahayaan natin yan, ahantong yan doon siya, mas ipinagbabawal. Ngayon eh, share. Yung iba pa nga, alam niyo sa ano, ibang lugar, ganito yung pagsalam nila eh. Lalo na pag yung ustad, ganito. So, bawal yung sa Islam kasi nakakaano ka eh. Parang nakakayuko ka sa kapwa mo tao. So, bawal. Huwag na yun ano ha. Kahit hindi na namin ito, may pagbawal sa mga matatanda kasi matitigas yung ulo. Masyadong nakasanayan na nila. Yun na yung buhay nila. Ha? Ilang taon na yung pagsasala nila. Nasanay na sila doon, hindi na namin kaya hindi na kaya ng mga ulama na ipagbawal yun kasi wala talaga yung sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit kayo man lang, ha? Kahit yung mga kabataan man lang. Okay? Okay. Ha? Okay, yung pagdua, magandang tanong. Ang dua, ang asal sa dua, ang tanong mo ay yung pagtaas ng kamay. Kasi yung pagdudua after ng salat, actually, yung mga binabasa al-karo salat, nakadikit naman yan eh. Nakadikit yan sa masjid natin. Hindi lang binabasa ng karamihan. Ginagawang palamuti yung mga dinidikit dyan na mga adkar. Actually, yung mga nakadikit sa masjid natin, sa masjid Mabini, sa masjid Fateh, Mabini, Ormoc City, may nakadikit dyan na nakasulat al-adhkar al-warida ba'da salawat al-khams. Mga adhkar, mga zikr, mga dua, mga panalangin, mga pagdakila kay Allah na nabanggit sa hadith o kaya sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng sala na limang beses. Ibig sabihin yung obligado na obligatory na prayer. Okay? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana tabarakta ya dhal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tapos babasahin subhanallah 33. Tapos 33 na naman alhamdulillah, 33 na Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pagkatapos nun, babasahin na naman yung surat Ayatul Kursi. At saka yung tatlong ayat at tatlong surah, Ikhlas, Falak, saka Nas. Pag yun binasa mo yun, napakalaking protection ang ibibigay sa iyo ng Allah. Alam niyo kung bakit? Sa surat, sa Ayatul Kursi pa lamang, mayroon nang nabanggit ang mga ulama na kung sino man, sabi ng mga scholar, kung sino man ang kanyang basahin ito pagkatapos ng salah, kung sino man ang kanyang basahin ito pagkatapos ng salah, ay wala siyang pagitan. Wala siyang pagitan at sa kanyang, wala siyang pagitan at sa kanyang pagpasok ng paraiso maliban na lamang sa hindi pa siya namatay. So sino pa? Ano pa ba yung ano? Pag nakuha na natin yung makapasok tayo ng dyan, ano pa ba yung hihingi natin kay Allah?
Lamani alima atita. Walang na, walang makakapigil siya kung ano man yung ibinigay mo. At walang makakapagbigay siya kung ano man yung pinigilan mo. Ibig sabihin, ang biyaya ay nasa kami lamang yan ng Allah. Ibig sabihin, parang pinapakita natin na kay Allah lamang tayo kumukuha, na nananalangin, humihingi ng patnubay at biyaya. Okay? Dua yun actually, mga dua yun. Hindi lang yun pag-dhikr. Dua lang yun, hindi nga lang naintindihan ng karamihan. Kasi yung karamihan, ang alam lang nila na dua, yung itaas mo yung kamay mo. After ng ano, pero yung totoong nabanggit sa hadith, naiiwanan nila yun. Dahil sa maling pag-akala na after ng salah, mafruda, afarida, na kailangan talagang magdua. So hindi yun ano. So ang tanong diyan, okay lang. So naintindihan ninyo mga bata? Okay lang na magdua, manalangin pagkatapos ng sala na farida. So ang tanong, paano tayo mananalangin? Itataas ba? So huwag ninyong kakalimutan na lahat ng pagsamba na ginagawa natin dapat naayon doon sa turo ng propeta kung paano nito sinagawa. Ganon din yung pagsasagawa natin ng pagsamba. Huwag na huwag natin yung kakalimutan, mga bata. Ha? Kahit wala, kahit kayo lang yung sumunod jamin. Ha? Kahit yung mga kabataan man lamang yung sumunod jamin na nakikita nila kami, na pinapaniwala nila kami. Kahit kayo lang, inshallah, sa mustakbal, sa hinaharap, may tuturo nyo din ito sa inyong mga anak at sa mga kabataan na susunod pa sa mga susunod na henerasyon. Kasi yung mga matatanda na ngayon, tanggapin na natin na karamihan sa kanila. Hindi na natin kayang baguhin kung ano yung nakasanayan nila. Okay? Kapag binago mo, kapag sinabi mo sa kanila yung sunnah, ah, sino ka para pagpigilan kami na nakasanayan namin? Ah, bago ata yung nakuha mong kaalaman, bago yan. Itong sa amin, mas matagal na to. Subhanallah. Okay? So ang tanong dyan, pwede ba tayo na magdua? Yun ang tanong. So yun nga, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nananalangin siya, subalit mayroong, hindi, ganito. Ang asal sa panalangin, ang pinakamabuti ay ang itaas yung kamay natin. Nakuha? Asal o kaya origin. Nakuha, ano yung origin? Pakasal, ay pakasal o kandua na imbayaw katalaga katapapay. Imbayaw sumbala alima. Pulan siya Allah. Imbayaw. Yan ang origin na mas maganda na ano. Kasi parang nagpapakumbaba ka kay Allah. Pinapakita mo kay Allah na kailangan mo siya, at ang Allah nabanggit sa hadith na nahihiya siya na ibaba ng kanyang alipin pagkatapos yung manalangin, ibaba yung kanyang mga kamay na hindi niya tinanggap yung kanyang panalangin. Nahihiya, ikinahihiya yun ang Allah. Ibig sabihin, katanggap-tanggap yung ganitong sitwasyon sa pananalangin kay Allah. So, balit, iaayon pa rin natin yun doon sa kung paano sinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So may mga hadith, may mga pagkakadaon na nanalangin doon ng propeta, subalit hindi niya itinaas yung kanyang kamay. So ano yung mas maigi sa atin sa sitwasyon na yan? Itataas, kayo naman sumagot, itataas o ibababa natin yung kamay natin? Itataas. Ha? Ibababa, bakit? Bakit? Ang propeta Muhammad ay hindi niya itinaas yung kamay niya sa sitwasyon na ito. Nakuha ninyo? So sinabi ko sa inyo, origin, mas maganda na itaas yung mga kamay. So balit, mayroong mga pagkakataon na nanalangin ng propeta, actually napakarami, napakaraming panalangin na hindi na natin pwede, hindi na natin kailangan magtaas ng ano. Okay? So may mga pagkakataon na nanalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi nabanggit na itinaas na yung mga kamay. Sa ganitong pagkakataon, ano yung mas maigi sa atin? Ano yung mas maigi? Ayun, nahihirapan siya. Mahirap ba? Sundan ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Mahirap ba? Huwag na huwag din yung kakalimutan.
ang pagpasok ng paraiso ay nanduroon sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang ibang daan patungo sa paraiso. Aina tawin tariqul jannah, aina tariqul jannah? Ha, fitiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saan yung paraiso? Saan yung daan patungong paraiso? Nandirito sa daan kay sa pagsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wag na wag ninyo. Kaya sa panahon, sa pagkakataon na nagdua ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi niya itinaas ang pinakamahigi sa atin ay hindi na natin itataas kasi yung Propeta hindi naman niya itinaas. Nakuha? So ang Propeta, nagdudua din siya minsan. Nagdudua siya, nagdidikr siya pagkatapos ng sala na Maghrib, Isha, o kaya ano pa man dyan na sala. Subalit hindi nabanggit na itinaas niya yung kanyang mga kamay. So ano yung sunna dito? Ano yung sunna? Hindi natin itataas kasi hindi naman itinaas ng Propeta eh. Sa khutbah, kapag nagdudua ang imam, di ba may dua doon, Allahumma unsuril Islam wal muslimin, Allahumma, Allahumma, yung iba pa nga, nagmamaranaw na eh. Okay? So mayroong dua dyan, pero hindi natin itinataas yung kamay natin kasi hindi naman yun itinaas ng Propeta sa panahon na yan. Sa pagkatapos ng adhan, di ba mayroong dua? Ang iba naman, kung makapagdua ganito, wala namang binabasa. Subhanallah. Ha? Ang alam lang nila na dua kapag makaganito ka pero wala namang binabasa. Hindi naman niya alam, Allahumma rabba hadhihi dawa, hindi naman niya binabasa. So ang sunna dyan, huwag ka nang itaas kasi hindi naman itinaas ng Propeta yung kaniyang kamay. Basahin mo lang yung dua. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qaima. Yun yung basahin mo. Huwag mo nang itaas yung kamay kasi hindi naman dito itinaas ng Propeta ang kaniyang mga kamay. Pagkatapos ng wudu, di ba mayroong ano? Dua. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dua yun. Aw Allah, isalim mo ako doon sa mga taong palaging nagbabalik loob sa iyo at mga taong palagi nilang dinadalisay ang kanilang mga sarili. So panalangin yun. Subalit hindi rito itinaas ng Propeta ang kanyang mga kamay. So ano yung sunna dito? Huwag rin natin itaas. Napakarami pa. Kapag tatabi ka sa iyong meses, Bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibis shaitan na marazaktana. Panalangin yun. Kapag yung mister na tatabi siya sa kanyang, hindi niya pa ito alam kasi wala pa kanyang asawa. Tatabihan niya yung meses niya, babasahin niya yun. Pero para prepared kayo, isaulunin niya yung ano, babasahin dyan. Nananalangin ka actually kay Allah, pero hindi na kailangan na itaas mo yung ano. Kasi pag itinaas mo, malalaman ka na namin, ay tatabihan na naman ako pag itinaas mo, ito nagdoa na. O kaya baka marinig ka ng, lalo na kapag harang lang, plywood lang yung nakaharang sa mga kwarto, ay ito meron na naman siguro mangyayari ngayon. Ha? Okay? So hindi na kailangan na itaas yung kamay natin. Ikaw ay papasok ng masjid, di ba? Bismillah, Allahumma aftah, ano? Ano? Allahumma aftah li abwaab rahmatika. O Allah, buksan niyo sa akin ang pintuan ng iyong awa. Habang tayo pumapasok ng masjid. Pero ano, may nakita ba kayo na itinataas niya yung kamay niya habang binabasa ang dua na ito? Wala. Kasi hindi na, wala naman sa katuruan ng Propeta na itaas niya yung kamay niya habang binabasa ang dua na ito. Kapag lumalabas tayo, ano yung binabasa? Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. O Allah, hinihingi ko ang iyong biyaya. So dua, panalangin ba yun o hindi? Panalangin. Pero itinataas ba natin yung kamay natin? Hindi na. Kasi wala sa katuruan ng Propeta. Ganun din, pumasok tayo ng ano, CR. Di ba mayroong dua? Ano yung dua? O Allah, ipalayo mo ako sa mga masasamang elemento, mga setan, mga satanas, mga babaeng setan at mga lalaking setan. Dua yun, di ba? So bakit? Nagaganon pa rin ba tayo?
Hindi na. Sumali yung pananaw na ang dua ay kailangan talaga na nakaganon tayo. Hindi sa lahat ng panalangin ay nakaganon tayo. Pag nalaman natin na ang panalangin na ito, sa sitwasyon ng panalangin na ito, hindi itinaas ng propeta ang kanyang kamay sa sitwasyon na ito, yun ang sundin natin. Kasi nandoon yung totoong katotohanan doon sa pagsunod sa nakagawian ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi natin itinataas yung mga kamay natin pagkatapos ng farida, pagkatapos ng luhur, subo, ganito, ganito. Pero kung mananalangin ka, kailangan mo, may panalangin na gusto mo mano, kasi mas makapangyarihan, inshallah, yung panalangin dyan, kasi katatapos mo lang magawa ng pagsamba, pwede kang manalangin, pero huwag mo nang iganon. At huwag mong isipin, huwag mo nang iganon. Ganon mo lang. Ganun. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni. Ya Allah na suwida ka lang na pangningur ka, mag-ana ka solbiyan. Ya Allah, napakapasa akong ka sa exam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. At huwag nating iisipin kailanman na yun lang yung dua, yun lang yung sitwasyon na pwede tayong manalangin. Kasi yung iba naman, iniisip nila na doon lang tayo pwedeng manalangin. Hindi. Pagkatapos ng sunnah, pwede tayong manalangin. Sa labas, pwede tayong manalangin. Kahit saan tayong lugar, pwede tayong manalangin. Yung iba kasi, kaya nila nakagawian na doon lang siya nananalangin, especially kasi inaakala nila, sa pag-aakala nila, yun lang yung sitwasyon na pwede kang manalangin kay Allah. Hindi, mga kapatid, kahit saan lugar, kahit kailan, pwede tayong manalangin kay Allah. Habang ikaw ay nagbumotor, pwede kang manalangin kay Allah. Subhanallah. Kahit na, kung hindi mo man makayang magano, kahit na, hindi ka na ano, humingi ka lang kay Allah. Okay? Nakuha yun? Okay, siya nga na ano? So, wala nang ganunan, ha? Ayaw ko makita yun sa inyo. Ha? Ha? Kayo na mga estudyante ko, estudyante namin, ayaw namin makita yun sa inyo kasi mas malulungkot kami. Hindi na nga kami sinusunod ng mga matatanda. Kayo pa, hindi niyo pa kami susundin. Okay? Apis ka nubuhi kaya prarada namin. InsyaAllah. Ah, kahit kayo lang yung tumugon sa ano namin. InsyaAllah sa mustakbal, sa future, tuturuan niyo yung mga anak ninyo, tuturuan ninyo yung susunod na henerasyon. Okay? Pero, walilalhamd, sa gabay ng Allah, meron ding sumusunod kahit ng mga matatanda. Yung totoong gustong malaman yung katotohanan. Pero yung mga matatanda na tinitingnan kanila kung ilang taon ka na, pag sinabi na, 25 pa lang, 18 years old, wala ka. Hindi ka pa natuto. Ina-underestimate nila yung kaalaman ng tao na binabase nila doon sa katandaan o kaya gulang ng tao. Subhanallah, yan yung mga taong hindi kailan may maiwawaso yung kanilang kamalian. Okay? So, ang lahat ng kabutihan, huwag din yung kakalimutan, napapaloob lamang yan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Huwag na huwag ninyong kakalimutan. Kabutihan dito sa mundo, higit lalo sa kabutihan sa araw ng muling pagkabuhay. Sinabi ng isa sa mga scholar, man arada dunya fa alayhi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilm, wa man arada huma fa alayhi bil ilm. Kung sino man ang kanyang pangarapin yung kabutihan dito sa mundo, pues kailangan niya magsaliksik ng kaalaman. At kung sino man yung kanyang pangarapin yung kabutihan sa araw ng sa kabilang buhay, pues kailangan din niyang magsaliksik ng kaalaman. At kung sino man yung hangarin niya, pangarapin niya, yung kabutihan sa mundo at kabutihan sa araw ng muling pagkabuhay, kailangan din niya magsaliksik ng kaalaman. Kaya't huwag natin kakalimutan, saliksikin natin, magsaliksik tayo ng kaalaman dahil nandoon yung kabutihan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Kung sino man ang gustuhin sa kanya ng Allah yung kabutihan, ipapaintindi rito ng Allah ang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Nakuha yun? Okay.
So, sino pa yung ano? Gusto mag-demo? Wala nang oras? 5:30. Pwede pa sa isa, pwede pa sa isa. Sino bang magde-demo? Siya no, Remy, asyo ayaware. Ha? Sino eh, may asyo ka? Daban. Sino ba? Si Hassan. May kumpleto. Ha? Okay, sino ba? Ah, si bro, bro, alika dito. Okay? Magpaturo ka sa kanila, turuan mo sila, nasa Kambingtan ka. Kaya ikaw yung inano ko dito para may check ko. Kasi para may turo mo din sa Kambingtan. Okay, mga bata? Okay? Huwag na huwag kayong mag-ano, inshallah. Mag-aral kayo ng mga buti para pagkatapos yun ng grade 12, ipapasa namin kayo sa Baguio para kayo ay makapag-aral. Okay? Gusto ni bang tahakin yung landas ng propeta? Ha? Gusto niyong tahakin yung landas ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sabihin mo sa kanila, ya Rasulullah Muhammad, sabihin mo sa kanila na ito ang aking daan, ito ang aking landas na kung saan ako ay nagpapaabot ng kaalaman patungkol sa kay Allah. Ako ay nagpapaabot ng kaalaman patungkol sa Islam ayon sa maliwanag na kaalaman. Ha? Nagpapaabot ng kaalaman ng may sapat na kaalaman. Kasi kung magpapaabot ka ng kaalaman, dapat may sapat kang kaalaman. Okay? Ana wa manittabani. Ako at ang mga taong sumunod sa mga yapak ko, sumunod sa akin. Ibig sabihin, ako at ang mga taong gusto ring pumasok ng paraiso, mga kapatid. So kung susundan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo makakapasok ng paraiso dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay papasok siya ng paraiso. Okay? Inshallah? Inshallah. Pag may susunod din pagkakataon na ganito, ulitin natin to inshallah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang siguro muna. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang sapat na kaalaman upang sa ganun ay may sagawa natin ang mga obligasyon natin bilang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa baraka wa sallam taslimin kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.